sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwentong nagniningning. Kwentong maghahatid sa inyo ng makabugsong damdamin. Istorya ng sakit, pananabik at pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ang kwento ni Young TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, palike po ng aking video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para updated kayo sa paparating ko pang uploads. Hero Lies in You, Part 3. Bakit naman kasi nakahiyaan kong hingi ng number niya? Hindi ko rin naitanong kung saan siya nagtatrabaho. Bumangon ng higa ang dalaga at pilit na ipinikit ang mga mata. Elvis, when will I see you again? Sana'y bukas na. Nakatulugan ni Odessa ang pag-isip sa kahilingan na iyon. Kinabukasan ay tanghali siya nagising. May problema ka ba, anak? Casual na tanong ni Don Luciano sa anak habang nag-aalmusal sila. Oo, wala ho. Bakit niyo naman naisip na may problema ako? Pero ang totoo, nahihirapan si Odessa naman na salubungin ang mga mata ng ama. Well, mukhang puyat ka kasi eh. Panaman, komo ba mukhang puyat may problema na ako? Kasi nga, hindi ka naman dating ganyan. Dati ay maaga kang matulog sa gabi dahil pagod ka sa office. Kagabi ay nasilip kong may ilaw pa sa kwarto mo gayong mag-aalauna na. At hindi lang kagabi yon ha. Halos gabi-gabi kong nasisilip na gising ka pa. Pagdating naman sa umaga ay puyat ka. Kung hindi man, ay tulala. Am I? Naitanong tuloy na Odessa sa sarili. Anyway, baka nga pagod ka lang sa office. How about a vacation? Oh, I don't need a vacation now. Goodness, 2 buwan pa lang ako nag-o-opisina, papa. Bakit ko naman kakailanganin ng bakasyon? Ang sakin lang naman, pa, I'm alright. Kaya lang naman ako nagpupuyat ay dahil nakakahiligin kong magbasa ng libro sa gabi bago matulog. At dahil magaganda ang mga nababasa ko, hindi ko iyon maitigil hanggat hindi ko tapos dahil nabibitin ako. Totoo ba yan, iha? Of course naman. Ang papa naman, kailan ba ako nagsinungal sa inyo? Gusto ni Odessa ang makinig sa huling sinabi. Sa bagay, well sige na nga, basta kung may problema ka, I'm always here, ha? Oho, eksaktong 2 linggo na mula nang mangyari ang unang pagtatagpo nila ni Odessa. At sa wakas, binigyan na ni Elvis ng go signal ang sarili na muling makipagkita sa dalaga sa di sinasadyang pagkakataon. Buhat sa kabilang rack ng mga libro sa loob ng isang kilalang bookstore, nasisilip ng binata ang mukha ni Odessa na tila wala sa sarili habang patingin-tingin sa mga nakadisplay na libro. She's more beautiful kapag para siyang batang nakatulala. How come na nakakaya niyang pamahalaan ang isang negosyo ni Don Luciano? Parang mas mukha siyang vulnerable and submissive sa halip na smart and sophisticated woman. Sa bagay, mukha namang may sense siyang kausap. Pagkaraan pa ng ilang pag-aaral sa anyok at kilos ni Odessa, nagsimulang humakbang patungo sa kabilang rack ang binata. Kailangang magkita na sila ng dalaga. Habang walang pakialam sa Odessa sa pagbuklat sa pahina ng librong hawak, sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niya ang ilang taong paroon at parito. Pero dahil alam niyang pampublikong lugar iyon, hindi niya pinapansin. Maya-maya ay bahagya sa Odessang natigilan sa nalanghap na pamilyar na pabango na umiikot sa paligid. Parang nalanghap ko na ang pabangong iyon. Sa loob-loob niya na pinilit na inignore ang naaamoy. Ngunit mas malapit na sa kanya ngayon ang mabagong nalalanghap. Parang iyon ang pabangong nalanghap ko na sumakay ako sa kotse ni Elvis. Impulse ang sumunod na reaksyon ng dalaga. Otomatikong nilingan niya ang lalaking nasa tabi niya na bahagyang nakatalikod at abala sa pagbuklat-buklat sa mga pahina na hawak na libro. Elvis? Bigla ang pagragasa ng dugo sa kanyang mga ugat, kasabay niyon ang mabilis na pagpintig ng puso. Kahit bahagyang nakatalikod sa kanya ang lalaki at hindi si Odessa nakikita ang mga mukha nito, sigurado si Odessa
si Alvis Montenegro ang kanyang nakikita. Ang pamilyar nitong tindig, ang malapad na likod, ang buhok, ang magandang pagdadala ng damit. Alvis? Mahina lang na bigkas ng dalaga ngunit sapat upang marinig ng kung sinong katabi niya. Yes? Tila slow motion sa kanyang paningin ang dahan-dahang paghahantad ng lalaking katabi. Alvis? Odessa? Agad na sumungaw ang simpatikong ngiti sa mga labi ng binata. Eksaktong nagtama ang mga mata nila. Hi. Halos paos na wika ni Odessa. Oh God, I'm glad you're here. Long time no see. Saka nahawakan nito ang kamay niya. Oo nga eh. Pakiramdam na Odessa ay nabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Kamusta ka na? Marahan itong ginapang ang dalawang kamay sa palad niya. Mabuti. Kulang ang sabihing tila nagrigodon ang puso ni Odessa at eksaktong nadaop ang mga palad nila ng binata. It's my pleasure to meet you again, Miss Bustamante. Or can I call you Odessa? Anything you want. Nakangiting wika ng dalaga. Nararamdaman ni Odessa ang marahang pagpisil nito sa kanyang palad. Maging ang init ay nagsimulang dumaloy doon ay damang-dama niya. Pero hindi ni Odessa magawang hilahin ang kanyang palad. Paano ay gusto niya ang kakaibang pakiramdam na iyon? Talaga? Well, in that case, syempre ay mas gusto kong tawagin ka ng Odessa. Let's drop the formality, okay? Sure. Nakangiti pa rin wikang tugon ni Odessa. And she was mesmerized by his smile. Pakiwari niya ay aliw na aliw siyang masdan ang mga ngiting iyon. Then, can I invite you out for lunch? Ha? Huh? Well, it's almost 12 na. Medyo kumakalam ng sikmura ko. Hindi ba't mas maganda kung ipagpapatuloy natin ang pag-uusap na ito sa harap ng isang masarap na pananghalian? So, may alam akong lugar na masarap na pagkain. Let's go? Sige. Tila naging tau-tauhan ang pakiramdam na Odessa sa mga sandaling iyon. But she doesn't care. Sobrang saya ang kanyang pakiramdam sa muling pagkakita sa lalaking ito at kahit yata sa bangin ay nakahanda si Odessa'ng sumama rito sa pagtalon. Sorry ha. Ang totoo, ilang beses kong tinangka na dumaan sa bahay nyo. Kaya lang nahihiya ako. Baka kasi isipan ng papa mo na mapagsamantala ako komo natulungan kita sa... Hindi ganun ang papa ko, Alvis. Yeah, I'm sorry. Niisip ko lang talaga yon. Pero okay na yon. Akala ko nga hindi tayo muling magkikita. Pagsisinungaling ni Odessa. Oo nga eh. At mabuti nagkita tayo ngayon. Pwede ko bang mahingi yung cellphone number mo? Sure. Lihim na namang bumibilis ang tibok ng kanyang puso at nagpatuloy sila sa pagkain. Lihim na nakikiramdam si Odessa sa susunod ng binata. Ngunit hanggang matapos na silang kumain ay hindi na ito nagsalita. Nakakainis. Akala ko pa naman ay mag-uusap kami para lubos na magkakilala. Iyon pala'y papanisin lang ang laway ko. Lihim na nagngingit-ngit ang dalaga. Sa wakas ay natapos na silang kumain. O paano? Gusto sana kitang ihatid kaya lang may dalahang kotse. Wika ni Alvis nang pabalik na sila sa parking lot. Oo, sige, way na. Sige na, mauna ka nang sumakay, tatanawin kita. Nakangiting wika ng binata. Ha? Sige na. Naiinis na si Odessa. Akala niya ay interesado itong kuhanin ang SIP number niya. Bakit ngayon ay wala nang binanggit? Ah, siya nga pala. Yun nga palang number ko. Hanggang hindi na siya nakatiis. O siya nga pala, sige kunin kong number mo. Agad naman ni Alvis kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalon at kinuha ang number na ibinigay niya. O paano, sakay ka na? Ha? Teka, kunin ko rin ang number mo. Hindi nakatiis na wika ni Odessa. Aba, sige. Ibinigay naman ito ang CP number sa kanya. Pero hanggang dun lang yon. Hinayaan na si Odessa'ng nakasakay sa kotse niya at hanggang makalabas na ng parking lot na iyon ay wala man lang itong sinabi kung kailan sila muling magkikita.
Inis na naman si Odessa habang nakahiga sa malambot na kama. Bakit kaya siya ganon? Hindi ba siya nagagandahan sa akin? Iritado pa rin nagbangon ang dalaga at kinuha ang cellphone na nakapatong sa side table ng kama. Sa bagay, baka may girlfriend na siya kaya aloof siya sa mga babae. Swerte naman ang nobya niya. Mukhang faithful si Elvis. Pero kumirot ang puso na Odessa sa naiisip na yon. At hinanap niya sa phone book ang number at pangalan ni Elvis. Kung ako kayang tumawag sa kanya, hindi kaya ni Elvis isipin na cheap akong babae? Ilang sandaling nakataon ang paningin niya sa pangalan ni Elvis at sa numero nitong nakarehistro sa maliit na monitor ng CP. Pero wag, baka kung anong isipin niya sa akin. Inalis na lang niya ang nakarehistro na pangalan at muling humiga sa kama. Hihintayin ko na lang na tumawag siya sa akin. Pero lumipas na naman ang magdamag na iyon at kinabukasan pa hanggang sa gumabi. Ni pa missed call ay hindi ginawa ni Elvis. Nakakainis talaga. Masyado ba siyang busy para hindi niya maalala na nagkita kami? Ngunit kahit anong panggigigil ang maramdaman ni Odessa, the reality always come to her mind. The more na naiinis siya kay Elvis, the more she miss him. Hanggang makatulugan niya ang pag-asam na sana ay tumawag na si Elvis o kahit mag-text man lang. Ngunit hanggang magising siya kinabukasan pa ulit at hanggang sumapit ang hapon, pagkabilisan lang ang naramdaman na Odessa sa patuloy na pag-asam na muling kumontak sa kanya ang binata. What's wrong with me? Am I in love with him? Posible ba iyon? Dalawang beses ko pa lang siyang nakikita, pero kung hindi ako in love sa kanya, bakit nagkakaganito ako? Marami naman ako nakilalang lalaki at gwapo rin naman sila. Pero hindi ako nabalisan ng ganito. Gustong iyakan ni Odessa ang kung ano-anong realization at anticipation na nagugumiit sa kanyang utak. Ang lupit mo naman. 2 weeks mo siyang hindi sinupot, tapos magwa-1 week na ay hindi mo pa rin tinatawagan? Komento ni William. That's the way I like it. Casual na wika ni Elvis. Bagamat lihim siyang natitigilan. Hinding-hindi niya masasabi sa pinsan na ang totoo, ilang gabi na siyang balisa. Gustong-gusto niyang tawagan si Odessa Bustamante. Makausap, marinig ang tinig nito o kaya ay makakwentuhan sa magdamag ngunit pinipigil niyang sarili. Wala sa plano niya ang mabalisa sa pakikipaglapit sa dalaga na anak na Don Luciano. Tiyak hindi magugustuhan ni Magnolia iyon. Baka naman sa sobrang pagpapakipot sa kanya ay makalimutan ko na. Hindi mangyayari iyon. Dahil kapag nag-overcome na niya ang kung anumang nararamdaman niya sa akin, saka naman ako magpapakita sa kanya. Bahala ka na nga. Saka pabuntong hiningang sumandal sa sofa sa William. Teka, may problema ka ba? Wala, medyo pagod lang ako sa hearing na naganap kanina. Ah, nagsimula na ba ang hearing laban kay Don Israel? Yeah, at okay naman ang takbo ng hearing. Maraming nailabas ang mga abogado natin na ebidensya laban sa matandang iyon. So, ganoon, bakit naman pala? Mukhang bad trip ka. Wala lang. At tumaon ang paningin ni William sa kawalan. Hey, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Tanong ni Elvis dito. Nasampal kasi ako ng babae kanina. Ha? Muntik nang malaglag sa stool ang binata. Sinong babae? Yung adopted daughter ni Don Israel, si Lindsay Lagdameo. At napabuntong hininga si William at tumayo upang magtungo sa minibar. Kinuha ang isang kopitang nilagyan ni Elvis ng brandy. At iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nasampal ako ng isang babae. Dame, that woman. Nakuyom ni William ang kamao. Bakit ka naman nasampal? Well, nagtalo kami sa pisilyo. Sinita niya ako kung bakit daw idinidian ko ang Papa Israel niya sa kasalanang hindi nito ginawa. Siyempre ay nagpaliwanag ako, lalong nagalit, hanggang dumating sa point na nagkapikunan kami. Well, may nasabi akong talagang nakakapikon, pero wala siyang karapatan na sampalin ako. Bakit? Ano bang nasabi mo? Napailing si William. Akin na lang yun, pinsan. Anyway, na-realize ko rin naman na later on hindi ko yun dapat sinabi.
Pero kahit na, wala pa rin siyang karapatan na sampalin ako. Hindi niya ako masisisi kung nagantihan ko siya sa ganoong paraan. Bahagyang humina ang boses ni William sa huling sinabi. Bakit? Ano bang ganti ang nagawa mo sa kanya? Kunot noong tanong ni Elvis. Wala lang, nahalikan ko lang siya. Abangan! Tila balisang balisa si Odessa. Gagawa kaya siya ng first move? At si Elvis tila may feelings din para sa dalaga. Sino kaya sa dalawa ang unang gagawa ng move? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe and God bless.